Isang umaga, bandang alas 7, nakatikim agad ng malakas na sabunot si Lena mula sa kapatid niyang si Magda. Ilang minuto pa lang itong lumabas ng bahay dahil nautusang bumili ng mantika. At pagbalik nito, ay galit na galit na. Halika nga rito, babae ko! Aray ko! Halika rito! Ate Magda! Bakit mo ba ako sinasabunutan, ha? Pusit kang babae ka? Bitiwan mo nga ang buho ko! Ilang beses na kitang sinabihan na layuan mo si Kevin, di ba? Ano ba? Bakit magkasama kayo kagabi, ha? Ang lenti-lenti mo! Ay! Tama na, ate! Masakit na ang anit ko! Wala naman kami ginagawang masama, ha? Tama na, ate! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Magda kay Lena nang bitawan niyang buhok ng kapatid. Napahawak naman si Lena sa kanyang pisngi kung saan sinampal ang kanyang ate saka umiyak. Anong tama na, ha? Kulang pa yan para pumasok dyan sa kokote mo ang mga sinasabi ko. Ilang beses ko din mang sasabihin sa'yo, ate, na wala kaming ginagawang masama ni Kevin. Ano bang pinagpupuputok ng butsi mo dyan, ha? Ate nun, halika nga rito nang mabigyan pa kita ng isang malakas na sampal. Naiwan sa ere ang kamay ni Magda nang sasampalin niya sana ang kapatid dahil pumasok ang kanilang ina at naabutan sila sa ganoong posisyon. Magda, ano bang nangyayari dito? Ay bakit mo sinasaktan ng kapatid mo? Dahil malandi ang babaeng yan, pasikreto niyang nilalandi si Kevin. Hindi po totoo yun, Nay. Inihatid lamang po ako kagabi ni Kevin dahil ginabi na po ako sa daan habang pauwi. Ang sabihin mo, talagang nagpagabi ka para malandi mo si Kevin. Sabagay, kanino ka pa nga ba naman magmamana? Eh di sa tatay mong panira ng pamilya? Tumigil ka na, Magda. Nakakahiya kayo sa mga kapitbahay. Nasa na ba ang kahihiyan ninyo? Mas mabuti pa nga po yun, inay. Nang marinig ng mga kapitbahay kung anong klase itong si Lena, palibhasa kasi anak siya sa ibang lalaki. Dahil sa galit ni Martha, hindi niya napigilan ang sarili at sinampal ang anak at dinuro niya ito habang nanggagalaiti sa galit. Wala kang karapatang sabihin yan sa kapatid mo! Tumigil ka na, Magda! Ano pong ibig sabihin ni ate, Nay? Ano pong anak ako sa ibang lalaki? Huwag mo na siyang pakinggan, Lena. Talaga ba, Nay? Bakit hindi niyo sabihin kay Lena ang totoo? Na anak mo siya sa ibang lalaki at magkaiba ang tatay namin. Tumigil ka na, sabi, Magda. Hindi na maganda ang lumalabas dyan sa bibig mo. Anong karapatan mo para pangunahan ako sa pagsasabi ng bagay na yan? Anak lamang kita. Ako ang magdedesisyon kung kailan ko sasabihin sa kanya yon. Kaya ikaw, manahimik ka na lang. Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin, Nay? Nandito na po tayo eh. Narinig ko na po mula kay ate na anak ako sa ibang lalaki. Bakit hindi mo pa aminin? Ako na ang magsasabi sa kanya. Makinig ka, Lena. Hindi tayo magkapatid. Magkaiba tayo ng tatay. Oo, iisa lang ang nanay natin. Pero ang ama, magkaiba. Hindi kita kapatid. Alam mo ba na ang tatay mo, siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin? Yun ang sabi sa akin ni Tita Carmen. Umiiyak na napaupo si Lena sa upuan nilang yari sa kawayan. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi ng ate niya. Tumingin naman siya sa kanyang ina na umiiyak na din habang nakayuko. Halos pumiyok pa ang boses ni Lena nang magsalita siya. Nay, sabihin niyo naman po sa akin, oh. Sino po ang tatay ko? May karapatan naman po akong malaman yun, eh. Yan ba talaga ang paniniwala mo, Magda? Sa tingin ko, ay hindi sinabi sa'yo ng tita mo ang totoong kwento. Pero sige, sasabihin ko sa inyo. Total naman, nandito na tayo sa sitwasyon na to. Handa ka ba sa katotohanan, Magda? Handa ka bang malaman ang totoo? Baka hindi mo kayanin at tanggapin kapag nalaman mong tatay mong may kasalanan ng lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi si tatay may kasalanan ng lahat?
mali ang paniniwala mo sa tatay ni Lenang may kasalanan. Ang totoo niyan, ang tatay mo talaga, Magda. Siya ang may kasalanan. Ayoko na sanang balikan pa ang nakaraan. Matalik na magkaibigan ang tatay niyo noon. Nagkaroon kami ng relasyon ni Darkus, ang ama ni Lena. Ipinakilala sa akin ni Darkus si Baldo na tatay mo, Magda. Binastid ko si Baldo nang maligaw siya sa akin. At sinabi kong may relasyon kami ni Darkus. Pero hindi naniwala ang tatay mo. Gabi noon, mag-isa ako sa bahay at umuulan pa. Pumunta ang tatay mo sa bahay. Nagtalo kaming dalawa at alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng tatay mo? Pinagsamantalahan ako ng tatay mo, Magda! Hindi. Hindi totoo yan, eh. Gumagawa ka lang ng kwento. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahit hindi ko nakita at nakilala ang tatay ko, alam kong mabait siya. Yon ang totoo. Napilitan lang akong pakasalan ng tatay mo dahil ipinagbubuntis kita. Isang taon ang lumipas. Hindi ko nagawang mahalin ang tatay mo. Dahil si Darkus pa rin ang mahal ko. Hanggang isang araw, nagkita kaming muli ng tatay ni Lena. Sa hindi inaasahan, may nangyari sa amin. Sinungaling ka, inay. Sinungaling ka. Mabuti ang tatay ko. Hindi siya katulad ng sinasabi mo. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Pero yan ang totoo. At hindi mo na mababago yon. Halos magpatayan ang mga ama ninyo sa harapan ko mismo nang maabutan kami ni Baldo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko, kaya wag mong sisihin si Lena. Hindi matanggap ni Magda ang narinig na katotohanan sa kanyang ina. Umiiling-iling pa ito habang tumutulo ang mga luha. Samantalang si Lena naman ay umiiyak din sa isang tabi. Patawarin niyo ako kung inilihim ko sa inyo ang katotohanan. Bakit kasi hindi nila kayo nakontento kay tatay? Eh siya naman pala nagmana itong si Lena ng kalandian. Dahil sa sinabi ni Magda, bigla siyang sinampal ni Lena. Halos matulala ang dalaga at matalim na tinitingnan ang kapatid. Wala kang respeto kay nanay! Paano mo siya nasasabihan ng ganyan, ha? Baliktarin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya! Isa ka pa! Wala kang karapatan para saktan ako. Puisit ka talaga. Matagal na ako nagtitimpi sa yung babae ka. Sinugod si Lena ng kapatid, kaya naman nagsabunutan ng dalawa. Kinubabawa ni Magda si Lena nang matumbay ito sa sahig at pinagsasasampal ito. Panaisangga naman ang ginagawa ni Lena. Inawat ni Marta ang dalawa sa kasya na magitan. Inilayo niya si Magda kay Lena para hindi ito makapanakit. Tumigil na kayong dalawa. Talagang nawawala na kayo ng respeto sa akin. Baka nakakalimutan yung naririto kayo sa pamamahay ko. Kaya konting respeto naman sa akin. Ikaw, Magda, naturingan kang mas matanda kay Lena, pero hindi ka nagpapakaate sa kanya. Kanyang ka naman ay eh. Palagi na lang si Lena ang nakikita mong tama. Paano naman ako? Palagi na lang ba ako may mali? Sana kasi hindi na lang ikaw naging nanay ko. Dahil sa galit ni Martha sa anak, ay hindi niya nakontrol pa ang sarili. Kinaladkad niya itong palabas ng bahay habang sinasabunutan. Nagsisisi ka dahil ako ang naging nanay mo? Sana rin, hindi ka na lang nabuo. Sa tuwing pinagmamasdan kita, palaging bumabalik sa isipan ko ang kahayupan na ginawa ng tatay mo. Pero hindi ko nagawang magalit sa'yo dahil anak kita at mahal kita, Magda. Tapos gaganyanin mo ko? Hindi naman kita pinalaking ganyan. Wala kang respeto. Matapos kitang palakihin, ito pa ang igaganti mo sa akin. Ala sige, lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Inay! Tama na po yan, Nay! Tama na po! Aalis ako.
Pero babalik ako, Inay. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong ito sa akin! Nanghihina ang katawan ni Martha habang tinatanaw ang anak papalayo sa kanila. Nagpipigil siya ng iyak pero panay naman ang tulo ng kanyang luha kaya walang tigil din siya sa kapapahid nito. Nilapitan naman ni Lena ang ina sa kaniyakap. Tama na po, Inay. Tama na po. Hindi ko sinasadya, Lena. Hindi ko gustong palayasin ang ate mo. Nadala lang ako ng emosyon ko. Habulin natin ang ate mo habang hindi pa nakakalayo. Baka hindi na siya bumalik dahil sa sama ng loob niya. Babalik din po si ate, Inay. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Alam kong hindi niyo po kayo matitiis. Mahal na mahal niyo po kayo, Inay. Maniwala ka po sa akin. Siya ngayon, ayaan po muna natin siyang palipasin ng sama ng loob niya. Tatlong araw ang lumipas. Hindi umuwi si Magda. Kaya naman palaging balisa si Martha at minsan ay nakatingin sa malayo. Isang araw, mga dakong alas 8 ng umaga, nagkakagulo ang mga tao sa barangay ng singkapan. Nagkatinginan pa ang mag-ina bago lumabas ng bahay. Bawat makita nilang kapitbahay ay sumusuka habang hawak ang kanilang tiyan. Nakita ni Lena si Aling Bilen at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ikwinento naman ni Aling Bilen ang dahilan ng kanilang pagkukumpulan. Sinabi nitong may natagpoong bangkay ng tao at nang tingnan nila ay hindi kinaya ng kanilang sikmura. Halika, Lena! Puntahan natin ang sinasabi ni Bilen na bangkay ni Isko. Siya ba talaga yun? Yung lasinggero po? Eh, oo, anak. Eh, siya daw yun. Eh, tara na. Puntahan na natin. Malapit na sila sa puno ng nara nang may maamoy si Lena na kakaiba. Napatakip pa ito ng bibig dahil sa masangsang na amoy. Nang marating nila ang puno, tumambad sa kanilang isang bangkay na lasog-lasog at nilalangaw na. Wala na rin ang lamang loob nito. Napatakbo naman si Martha sa malayo habang sumusuka. Dumating naman ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Ay Diyos ko! Ay sino may gawa nito kay Isko? Walang awang may gawa nito sa kanya, Nay. Kawawa naman ang naiwan niyang mga anak. Umuwi na tayo, Lena. Hindi ko kayang tingnan. Hanapin na natin ang ate mo. Baka sa susunod na araw siya nang matagpo ang bangkay dito. Ay Diyos ko, wag naman sanang loobin ng Diyos. Hindi ko kakayanin na mawala ang anak ko. Sige po, Inay. Sa tingin mo po, Inay, sino po kayang gumawa nun kay Mang Isko? Hindi ko rin alam, anak. Ipagpasa Diyos na lang natin eh kung sino man ang gumawa nun sa kanya. Baka isang hayop lang ang gumawa nun. Abay sa itsura ng bangkay. Hindi yan magagawa ng taong may matinong pag-iisip. Masyadong karumal-dumal. Bumabaliktad ang sikmura ko eh. Nagpipigil lang akong masuka. Halika na, umuwi na tayo. Umuwi na sila sa kanilang bahay. At palaisipan pa rin sa mga taga-singkapan ang nangyaring yon kay Mang Isko. Matapos silang kumain ng agahan, umalis na sila para hanapin si Magda. Sa paghahanap nila kay Magda, nakarating sila sa plaza. Meron silang nakita na kumpulan ng mga tao roon, kaya naman nakiosyoso sa mga tao. Nakita nila mga manok na patay na, katulad ng nangyari kay Mang Isko na wala na rin mga lamang loob ang manok. Grabe, kakaibang hayop naman ang gumawa niya, Nay. Nakakatakot po. Kakaiba na talaga ang mga nangyayari ngayon sa mundo. Kanina si Isko, tapos ngayon mga manok naman. Dapat ay may mga tanod na magronda tuwing gabi. Nang sa ganun ay mabantay nila kung sino man ang may kagagawa ng mga ito. Ay, yun na nga anak. Ay bahala na dyan si Kapitan. Umalis na tayo. Umalis na silang mag-ina sa plaza at ipinagpatuloy ang pag-aanap kay Magda. Nilibot na nila ang buong baryo pero bigo silang makita ang kanilang hinahanap. Nanghihinang na paupo na lamang si Martha sa isang ugat ng puno habang tumutulo ang luha.
Wala din kasi si Magda sa mga kamag-anak nila. Kaya ganoon na lamang ang labis na pag-aalala ni Martha sa kanyang anak. Nasaan na kaya ang ate mo? Kasalanan ko kung bakit hindi pa siya umuuwi. Hindi ko kakayanin kung sakaling may mangyari sa kanya. Nay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. May kasalanan din po si ate. Babalik din po siya. Siguro po ay nagpapalamig lamang yun ang ulo niya. Salamat anak, dahil hindi mo ko iniwan kahit na naglihim ako sa iyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung pati ikaw ay umalis. Naiintindihan po kita, Nay. Uwi na po tayo sa bahay. Mainit na po. Tsaka, magtitinda pa po ako ng kakanin. Basta, Inay, hindi ko po kayo iiwan kahit anong mangyari. Umuwi na silang mag-ina sa kanilang bahay. Tinulungan ni Martha si Lena sa pagluluto ng banana cue. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa, inilagay na nila ang panindan ni Lena sa isang bilao. Aalis na po ako, Naya, para maubos po itong paninda ko. Oy siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi ng uwi. Gabayan ka nawa ng Diyos sa iyong pagtitinda. Palagi mong tatandaan na mahal ko kayo ng ate mo. Opo, Inay. Aalis na po ako, ah. Mahal na mahal ko rin po kayo. Babalik po ako agad kapag naubos na po ang paninda ko. Nakarating si Lena sa dulo ng baryo nila sa paglalako ng kakanina. May nakita siya doon na nagkukumpulan na tao at masayang sumisigaw ang mga ito. Kaya naman pumunta siya roon. Nang makarating siya sa mga tao, meron lang palang nagaganap na isang sabong. Nawili naman si Lena sa panunood ng naglalaban ng mga manok. Malaki ang kinita ng lalaking nanalo ang manok sa sabong na yon. At dahil sa laki ng tuwa nito, pinakyaw nitong paninda ni Lena at ipinamigay sa mga kaibigang naroroon. Sobrang tuwa si Lena dahil makakauwi na rin siya. Pauwi na sana siya nang masalubong niya si Kevin. Nagkagulatan pa sila nang makita ang isa't isa. Lena? Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Oh Kevin, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Ah, oh wala. Naboboring kasi ako sa bahay. Kaya naisipan ko maglakad-lakad. Tapos yun, nakita kita. Ikaw, bakit nakaabot ka dito? Ang layo na nito sa inyo ah. Anong sinakyan mo? Naglakad lang. Naglalako kasi ako ng banana cue. Alam mo, nakakatuwa nga eh. Dahil naubos agad ang paninda ko. Kaya makakauwi agad ako ng maaga. Uuwi ka na ba agad? Masyado pang maaga. Tara, maglibot-libot muna tayo dito. Naku, Kevin, baka kasi gabi na ako nang uwi sa amin eh. Wala pa naman akong dalang flashlight. Tsaka baka pagalitan ako ni Inay. Ganun ba? Walang problema, Lena. Iahatid uli kita sa inyo. May motor naman ako eh. Halika na! Minsan ka lang naman makalabas dito, kaya sulitin mo na. Ako na ang magpapaliwanag kay tita kung bakit ginabi ka ng uwi. O ano, tara? Sige na nga, ang kulit mo eh. Basta ha, iahatid mo ako. Oo, akong bahala sa'yo. Sagot kita! Masayang naman siya lang dalawa. Doon nila nalaman na piyesta pala sa baryo ng Kamugisan. Kaya naman marami ang tao. Tuwang-tuwa sila sa mga iba't ibang paninda na kanilang nakikita. Maya-maya ay nakaramdam ng gutom si Kevin. Kaya naman inayay niya si Lena na kumain sa isang karinderya. Lena, gutom na ako. Tara, kumain muna tayo dun. Hala, wala akong pambayad, Kevin. Ikaw na lang ang kumain. Ihintayin na lang kita dito. Libre kita. Huwag ka na maya. Minsan lang ako man libre, kaya tanggapin mo na. Pumayag na lang si Lena kay Kevin dahil nakaramdam din siya ng gutom. Hindi na rin siya nakapagprotesta pa dahil hila-hila na siya ng lalaki. Nang makapasok sila sa loob, ipinaghila siya ng binata ng upuan at pinaupo siya roon. Ang binata na rin ang umorder ng kanilang kakainin.
Nang matapos na silang kumain, nagbayad si Kevin at saka nagpahinga muna sandali dahil nabusog sila sa dami ng biniling pagkain ng binata. Nang makapagpahinga na ay umalis na sila at namasyal ulit. Sa katuwaan ay hindi na malaya ni Lena na gumagabi na pala. Kevin, may itatanong lang sana ako sa'yo. Anong itatanong mo? Parang kinakabahan yata ako dyan, ha? Kayo ba ng ate ko? Ibig kong sabihin, nililigawan mo ba siya? San mo naman napulot yung mga yan? Hindi ako nanliligaw sa ate mo. At mas lalong hindi kami. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Bakit mo na itanong? Sabi kasi ni Ate Magda, malapit nang maging kayo. Gusto ka ni Ate Kevin. Alam mo ba na nag-away kami nung nakaraan dahil sa'yo? At hanggang ngayon, hindi pa umuwi si Ate. Nag-away kayo dahil sa akin? Hala, bakit naman? Nasaan si Magda kung ganun? Inaway niya ako dahil sa'yo, Kevin. Nagalit siya nung malaman niya na hinatid mo ako pa uwi ng bahay. Ang sabi niya sa akin, layuan kita dahil malapit na maging kayo. Hindi rin naman alam ni nanay kung nasan siya ngayon. Nag-aalala na nga kami eh, baka kung napano na si ate. Loko-loko talaga yung ate mo. Malinaw na sa kanya na hindi siya ang gusto ko. May iba kasi akong nagugustuhan. Dapat eh, hindi niya ginawa yun sa'yo. Ano bang pumasok sa utak ni Magda para sabihin niya yun sa'yo? Ibig mo bang sabihin, may iba kang nagugustuhan? Wow! Ang swerte naman niya kung ganun. Sino ba ang maswerteng babaeng gusto mo, ha? Share mo naman, Kevin. Kasi, ikaw ang gusto ko, Lena. Hindi ang ate mo. Matagal na kitang gusto. Hindi ko lang maamin kasi natutorpe ako. Naguguluhan na naman na napatingin si Lena kay Kevin. Hindi maproseso ng kanyang utak ang sinabi ng binata. Napatawa na lamang si Kevin dahil sa reaksyon ng mukha ni Lena. Ginulupan niya ang buhok ng dalaga habang nakangiti. Tama bang narinig ko? Ako ang gusto mo? Nagulat ba kita? Tama ang narinig mo. Gusto kita, Lena. Matagal na. Sinubukan kong mapalapit sa ate mo nang sa ganun eh makalapit ako sa'yo. Pero binibigyan na pala ng ate mo ng ibang kahulugan ang bawat paglapit ko sa kanya. Sorry, Lena. May mali rin ako. Wala yun sa akin, Kevin. Dapat kay Ate Magda ka humingi ng sorry, hindi sa akin. Maiba nga tayo ng usapan. Maganda ba ang maging isang pulis? Oo naman. Maganda ang maging isang pulis dahil nakakatulong sa mga tao at sa bayan mo. Bakit? May bahala ka bang maging isang pulis? Sana. Kaso malabong mangyari yun eh. Wala kaming pangtustos ni inay sa mga gastusin. High school nga lang ang natapos namin ni Ate Magda dahil kapos kami sa pera. Alam mo ba, pangarap ko ang makapag-aral. Kaso, baka hanggang pangarap na lang yun. Hayaan mo, balang araw, makakamit mo rin ang pangarap mo. Tiwala lang tayo sa Diyos. Malay mo, hindi pa ito ang tamang panahon para sa pangarap mo. Kaya mangarap ka lang, balang araw, makakamit mo rin yun. Salamat sa payo, Kevin, ha? Oh, hala, gabi na pala, Kevin. Uuwi na ako. Baka nag-aalala na sa akin si inay. Lintik na. Napasarap ang kwentuhan natin. Ihatid na kita sa inyo. Delikado para sa'yo ang uuwi mag-isa. Kasi baka pagtripan ka dyan ng mga lalaking siraulo. Sumakay sila sa motor ni Kevin. Binaybay ang daan papunta ng singkapan. Sa kalagitnaan ng daan na matataas ang puno at walang kabahayang makikita. Bigla na lamang napiga ni Kevin ang preno, kaya biglang huminto ang motor. Napasubsob naman si Lena sa likod ng binata. Aray! Bakit? Anong nangyari?
Mayroon kasing malaking hayop na kulay itim. Bigla na lang humarang sa daan. Ha? Nasaan? Ayan o. Tingnan mo. Naglalaway pa ng malapot at ang tutulis ng mga ngipin. Ang pula-pula din ng mga mata. Hayop pa ba yan? Baka limaw na to ah. Pilit na itinaboy ni Kevin ang hayop, pero lalo itong nagalit sa kanya. Binunot na ni Kevin ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang at itinutok sa hayop. Saka muling tinakot ito. Napaatras naman ang malaking hayop. Pinaputukan pa ito ni Kevin, kaya kumaripas naman ang takbong hayop na yon papasok sa loob ng kakahuyan. Pamilyar kay Lena ang mga mata ng hayop na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay na humawak ulit sa bewang ni Kevin. Natakot ka ba? Huwag ka mag-alala. Kapag kasama mo ako, hindi ka maano. Walang pwedeng manakit sa'yo. Loko! Sinwerte lang tayo ngayon kasi natakot mo ang hayop na yun. Pero sa susunod, dapat mag-ingat na tayo. Parang hindi hayop yun. Baka mamaya, yan yung pumapatay ng tao at hayop. Tsaka kinakain ng laman loob. Yan! Tinatakot mo yung sarili mo eh. Dahil siguro yan sa pagsilip mo dun sa mga bangkay na natatagpuan na lang kung saan-saan. Eh, nakakatakot naman talaga eh. Talaga, tara na nga. Umalis na tayo dito. Baka bumalik pa yun tapos may mga kasama na. Hanip, nakakapag-isip pala ang mabangis na hayop kung ganun. Humihingi pa ng backup. Huwag kang mag-joke. Tara na, paandarin mo na uli ang motor. Yes, ma'am. Sa awa ng Diyos ay narating nila ang lugar ni Lena ng ligtas. Hindi na siya nagpahatid sa mismong bahay nila dahil iniisip niyang baka nakauwi ng kanyang kapatid. Magagalit na naman ito kapag nakitang magkasama na naman silang dalawa. Hanggang dito na lang ako, Kevin. Salamat sa pag-atid mo, ah. Ayaw mo bang ihatid kita sa inyo? Magpapaliwanag ako kay Tita Martha kung bakit ginabi ka. Hindi na, Kevin. Ako na ang magpapaliwanag kay Nanay. Salamat ulit sa pag-atid mo, ah. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Lena, sandali. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyan lumapit sa akin. Handa akong tumulong sa'yo. Sige. Salamat ulit, Kevin, ah. Tumalikod na si Lena kay Kevin para umuwi na. Malapit na siya sa kanilang bahay at abot na naw niya na ang pintuan. Nagtaka siya sa nakita dahil nakabukas ang pinto at hindi naman kasi yun iniiwan ng kanyang ina na bukas ito kapag aalis. Nadatnan ni Lena ang kanyang ina na nakahando sa isa lapag at naliligo sa sariling dugo. Mabuti na lang at naabutan niya pa itong humihinga. Dali-dali niyang tinakbong ina at binuhat ito ng bahagya. Napapaiyak na siya sa kalagayan nito. Nakitang merong nakatarak na kutsilyo sa dibdib ng ina. Bumubulong na lang si Martha dahil hirap na rin itong magsalita. Nay! Nay! Sinong may gawa nito sa'yo, Nay? Tulong mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Tulong! Nay! Si Magda, ang ate mo. Ano po, Inay? Ano po si ate? Sorry po, Nay. Hindi ko nakita si ate. Hindi ko po siya nahanap. Tulong! Tulungan niyo kami! Nay, huwag kang pong pipigit, Nay. Huwag kang pong pipigit. Pakiusap! Dadalhin po kita sa ospital, Inay. Lumapit ka po. Huwag mo akong iwan, Nay. Anak ko, patawad sa lahat. Nay! Huwag mo akong iwanin, Nay! Lumaban ka po! Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag ka na po magsalita, Nay! Tulong! Hirap na hirap na ang nanay niya sa paghinga. Maya-maya pa ay biglang dumating si Magda. Labis ang tuwa ni Lena dahil sa wakas, dumating na ang kanyang kapatid.
natin ka! Tulungan mo kami, ate! Si nanay! Dali natin siya sa ospital! Please, ate! Anong ginawa mo kay Nanay Lena? Wala akong ginawa kay Nanay, ate! Ano bang sinasabi mo dyan? Pinatay mo siya! Pinatay mo si Nanay! Napakasama mo talaga! Wala akong alam sa sinasabi mo, ate! Naabutan ko lang si Nanay na ganyan! Tulungan mo na ako, ate! Dali natin siya sa ospital! Maya-maya pa ay nagsisisigaw na si Magda. Humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay hanggang sa may naaninag na silang paparating. Muling binalingan ni Magda si Lena at halos ipagtulakan niya ito dahil sa galit. Anong ginawa mo kay Nanay? Ang sama mo, Lena! Bakit nagawa mo ito kay Nanay? Bakit, Lena? Iniwan ko kayo para maging masaya na kayo. Pero pinabayaan mo siya! Sinaktan mo siya! Napakasama mo! Kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo, sana hindi ko nalang iniwan sa'yo si Nanay! Wala akong alam sa sinasabi mo, ate! Kahit kailan, hindi ko magagawa yan kay Nanay! Huwag ka namang gumawa ng kwento! Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Magagawa mong patayin si Nanay dahil sa galit sa kanya! Dahil itinago niya sa iyong katotohanan na anak niya sa ibang lalaki! Ano bang sinasabi mo, ate? Naglako ako ng paninda! Kaya paano ko magagawa yan kay Nanay? Wala nang buhay ang kanilang ina nang magsidatingan ng mga kapitbahay at kamag-anak. Galit na galit kay Lena ang kanilang mga kamag-anak dahil sa pagpapabaya sa kanilang ina. Napapailing na lang siya sa mga tita at tito niya na nasa loob ng kanilang bahay. Ang kanilang mga matay mapangusga at matalimang tingin na ipinupukol nito. Ang kapal ng pagmumukha mo! Matapos kang palakihin ni Nanay, papatayin mo ba siya? Anong klase kang anak? Sarili mong ina, pinatay mo! Ate Magda, hindi ko yan magagawa! Mahal ko ang nanay! Pwede ba, Ate Magda? Sabihin mo sa kanila, hindi ako may gawa nito! Huwag ka namang gumawa ng kwento! Ipapakulong kita! Sana hindi ko nalang pinabayaan si inay sa'yo! Isa kang mamamatay tao! Lumuluha si Lena habang umaatras na papalabas ng bahay. Hindi niya kayang alisin ang paningin sa kanyang ina na wala ng buhay. Isa-isa niyang tiningnan ng mga taong naroroon sa loob ng bahay nila. Mababasa sa mga ito ang panghuhusga. Tumakbo si Lena papalayo sa kanilang bahay habang humahagulgol ng iyak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayong wala ng kanyang ina. Natatakot siyang bumalik dahil iniisip niyang baka ipakulong siya ng kanyang kapatid. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mapagod. Napaluhod na lamang siya sa lupa at saka humagulgol. Kinabukasan, pinaglamayan si Martha sa kanilang bahay. Gustuhin man ni Lena na lumapit at masilip ang ina ay hindi niya magawa. Dahil nasa malayo lang siya habang nakatanaw sa kabaong nito. Nasa tabi niya si Kevin dahil ito lang ang matatakbuhan niya sa mga oras na iyon. Umalis na tayo, Lena. Baka may makakita pa sa atin dito. Kapag nakita ka ng kapatid mo, baka saktan ka na naman nun. Kevin, gusto kong lapitan si Nanay. Gusto ko siyang makita. Hindi pwede, Lena. Ikaw na din mismo nagsabi sa akin, galit na galit ang pamilya ng nanay mo sa'yo. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Kaya tara na, umalis na tayo. Naiintindihan ka naman ng nanay mo kung bakit wala ka dun. Hindi naman ako pumatay kay Nanay Kevin eh. Hindi ko magagawa yun. Pero si ate, ginawa niya ako ng kwento. Naniniwala ako sa'yo, Lena. Hayaan mo. Tutulungan kita para malinis ang pangalan mo. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Handa akong tumistigo para sa'yo kapag nagsampa ng kaso yung kapatid mo. Ilang taon na ang lumipas, hindi na bumalik si Lena sa lugar ng singkapan dahil si Kevin ang naging sandalin niya.
nahulog na ang loob niya sa binata at kalaunan ay naging magkasintahan sila. Dahil sa tulong ng nobyo niyang si Kevin, pinag-aral siya nito at tinapos niya ang kursong criminology hanggang sa naging ganap na pulis na siya. Isang araw, ipinatawag ang piling mga pulis sa kanilang presinto para bigyan ng misyon sa kabilang baryo. Napili ang magkasintahan na makasama sa grupong ipapadala doon. Nangangailangan daw ng tulong ang kapulisan doon para sugpuin ang mga rebelde. Kaliwat kanan daw ang mga patayan at hindi nila mahuli ang mga kriminal dahil mabibilis kumilos ang mga ito. Kinabukasan, tahimik si Lena habang nakasakay sa sasakyan ng kanilang grupo papunta sa lugar ng misyon. Ayos ka lang ba, babe? Kanina ka pa tahimik. Ayos lang ako, babe. Medyo kinakabahan lang ng kaunti. Dahil taon na rin ang lumipas bago ulit ako makapunta ng lugar namin. Para kasing babalikan ko ang mapapait na alaala doon. Taon na ang lumipas, babe. Kalimutan mo na yon. Alam ni Magda ang katotohanan. Kaya nga hindi na rin siya nagsampan ng kaso sa'yo. Baka ginawan ka lang niya talaga ng issue para mapaalis sa lugar na yon. At masolo na rin ang lahat. Salamat, babe. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang pumatay kay nanay. Wala naman siyang kaaway eh. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Makakahanap din tayo ng paraan para malaman kung sino yung gumawa niyon. Napatigil lang silang dalawa nang huminto na ang sinasakyan nila. Nagsibabaan na ang kanilang mga kasama, kaya naman sumunod na sila. Sa pagbaba pa lang nila ay nakaamoy na sila ng malansa. Napatingin pa si Lena sa kanyang natapakan. Iniangat niya ang kanyang sapatos at doon niya nakita ang isang putol na daliri. Babe! Tingnan mo itong naapakan ko! Daliri yan ah! Men! Humanda kayo! Mukhang hindi magandang nangyari dito! Maging alisto kayo! Move! Move! Security area! Baka may natitira pang buhay! Diyos ko! Anong nangyari dito? Grabe ang nangyari dito. Sino naman kaya may gawa nito sa mga tao? Halos lahat patay na. Lahat sila ay napatigil sa paglalakad dahil sa mga nakita nila. Ilang bangkay ng mga tao ang nakahandusay sa lupa. At ang masakla pa ay lasog-lasog ang mga ito. May mga mahabang kalmot sa katawan ng mga ito. May nakita rin silang aso na may tangay na putol na bahagi na katawan ng tao. Hindi ito kayang gawin ng mga tao. O di kaya isang hayop lang. Hindi kaya may iba pang nilalang ang may mga gawa nito? Anong ibig mong sabihin, babe? Sa tingin mo, sino may gawa nito? Sa tingin ko, baka isang nilalang ang gumawa nito. Katulad ng aswang. Aswang? Naniniwala ka sa ganun? Wala namang ganun, babe. Mabangis na hayop lang ang gagawa nito sa kanila. Hindi basta-basta magagawa yan ng hayop lang, babe. Naalerto naman silang lahat at kanya-kanya silang bumunot ng baril na may biglang lumabas sa makapal na damuhan. Sakto naman na malapit lang si Lena doon, kaya naman natutukan niya ito ng baril sa noo. Nasa gatilyo ng isang daliri niya. Handa na itong kalabitin anumang oras. Nakaluhod ang isang babae habang nakataas ang dalawang kamay na animoy sumusuko. Nakilala naman ni Lena ang babaeng yun. Ang pinsan niyang si Karen. Ibinaba ni Lena ang kanyang baril at kinausap ang babae. Ikwento sa kanila ni Karen ang mga nalalaman niya. Kaya naman nakaramdam ng takot ang iba. Sinabi ng babae na aswang ang may kagagawan ng lahat ng pagpatay sa kanilang lugar. Yun din ang dahilan kung bakit nag-alisa ng mga tao roon. Nang umunti na ang mga tao, lalong lumakas ang loob ng aswang dahil nasusolo na nila ang lugar. Ginagawa nilang biktima ang mga naliligaw na tao. Dahil doon, lalong pinangilagan ang lugar na yon. Sinabi pa ni Karen sa mga taong naiwan sa lugar na yon ay hindi na mga normal. Mga aswang na rin ang mga ito.
paano nila nagagawang magparami? May alam ako sa ganyan. Sa lugar kasi namin sa probinsya, mayroon silang tinatawag na yanggaw. Para ba itong nangahawa sa isang tao ng pagiging aswang? Ginagamit nila ang kanilang mga laway, kaya madali para sa kanila ang makapagyanggaw ng tao. Kung iisipin, para itong sakit na pwedeng makahawa. Mag-iingat tayong lahat. Pumunta na tayo sa presinto at na makapag-report na dumating na tayo. Paalis na sana sila nang bigla na lang may mga umataki sa kanilang malalaking aso. Pulang-pula ang mga mata nito habang naglalaway ng malalapot. Nanlilisik ang mga mata nito at panakanakang umaangil. Isa-isa nila itong pinaputukan, nakakaiwas ang mga hayop dahil mabibilis at maliliksi ang kilos ng mga ito. Pero may ilan ding natamaan ng bala. Bumulagta sa kanilang harapan ang mga hayop na tinamaan. Isang nakakabinging alulong naman ang kanilang narinig sa hindi kalayuan, hanggang sa unti-unting nagpalit ng anyo ang mga aso at naging tao ang mga ito. Napakarami ng mga ito na napapaligiran sila. Nakadama sila ng takot dahil sa mga matang nanlilisik na parabang hindi takot pumatay ng mga taong yon. Ang tingin nila ay nagsasabing lisanin na nila ang lugar. Men, fall back! Mukhang taglit tayo ngayon. Kailangan natin pumunta sa presinto para makakuha ng orders mula sa taas. Kailangan natin ang go signal kung sasalakayin natin ang mga to. Bakit hindi na lang natin sila paputukan? Hindi pwede. Mga tao pa rin sila. At sa dami nila, mamatay tayo rito. Bilisan nyo! Move! Diyos ko! Parang dumadami pa sila! Umalis na tayo dito! Akala ko normal na bakbakan lang to. Mga aswang pala ang kalaban natin! Makakakilos lang tayo kapag meron na tayong orders galing sa itaas. Sana hindi abutan ng isang linggo. Dahil kapag ganun, wala na tayong maabutan ng mga tao roon. Baka aswang na silang lahat. Nagsibalikan na sila sa sasakyan. Hinahanap naman ni Lena ang pinsan at nagtataka siya kung bakit bigla na lamang itong nawala. Naglalaro sa isip niya kung aswang na rin ba ito. Habang nasa sasakyan, ay nag-uusap-usap sila tungkol sa mga aswang. Hindi ako makapaniwalang mayroong ganitong nilalang dito sa mundo. Kahit sa lugar namin, sir, may ganyan talagang nilalang. Hindi na yan nawawala. Paano sila naging aswang? Eh, tao naman sila. Base sa kwento dati ng lola ko nung bata pa ako, ang pagiging aswang, sir, ay namamana yan. O di kaya ay nahahawa lang sa kanila. Maari pang magamot ang ganyang sakit kung nanaisin lamang nila. Mayroon kasi na iba na ayaw ng magpagamot dahil sa nasanay na sila sa pagiging aswang. Bakit mga tao ang punteriya nilang kainin? Pwede namang mga ligaw na hayop sa gubat. Mayroon kasi na dalawang uri ng aswang. Mayroon na nabubuhay lang dahil sa pagkain ng ligaw na hayop sa gubat. At kontento na sila roon. Kaya naman kayang-kaya nilang makisalamuha sa mga tao. Ang isa namang uri ay uhaw sa dugo. O di kaya sa lamang loob ng tao. Isang beses lang silang makakatikim, ay hahanap-hanapin na nila yon ng kanilang panlasa. Kaya yun, nambibiktima sila ng mga tao. Narating na rin nila ang presinto at nakausap ang mga kasamahan doon. Napagkwentuhan nila ang makaganapan sa lugar. Doon nila nalaman na talagang secret mission ang kanilang pinuntahan. Ang utos sa kanila, lipunin ang mga aswang. Pero dahil sa malalakas sa mga ito, hindi nila magawang ubusin lahat. Kinabukasan, nakatanggap ng order ang buong kapulisan at pinahihintulutan sila na suyurin ang buong singkapan hanggang sa bundok para makita ang pinagkukutaan ng mga aswang. Nakahanda na ang lahat, pati na rin ang mga gagamitin nila. Ang grupo ni na Kevin at Lena ang unang batch na isasalang para sa gaganapin na paggalugad sa kabundukan at kagubatan.
Pumasok si Kevin sa loob. Sabay-sabay na tumayo ang mga kabaro niya at sumaludo sa kanya. Men, makinig kayo. Alam kong lahat kayo ay bago sa misyon na to. At alam ko rin na ang misyon natin ngayon ay naiiba sa dati nating ginagawa. Kung dati ay nanguhuli tayo ng mga normal na tao, ngayon, iba ang tutugisin natin. Mga tao rin naman sila, pero mga aswang sila. Nakahanda ang buong team sa kakaibang misyon, sir. Mabuti naman kung ganun. Tibayan niyo ang loob niyo. Kailangan na nating umalis para hindi tayo gabihin sa daan. Nakahanda na ang lahat, sir. Utos niyo na lang ang hinihintay namin. Sakay ng kanilang sasakyan, tahimik lang ang lahat kahit hindi man nila aminin. Mahahalita sa kanilang mukha ang pangamba at takot. Ang iba naman ay taimtim na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Narating na nila ang lugar. Isa-isa silang bumaba sa sasakyan habang bitbit ang kanilang mga gamit. At nagsimula na silang maglakad. Dumaan sila sa paanan ng bundok. Halos 3 oras na silang naglalakad. Malayo pa ba tayo? Pagod na ako eh. At mukhang aabutan pa tayo ng dilim. Sa tingin ko, malayo pa. Wala pa tayong nakikitang kakaiba rito. Kinakabahan ako. Baka kung ano ang mangyari sa atin dito. Tatagan mo ang loob mo. Nandito lang ako para sa'yo. Siguro ay magpahinga na muna tayo. Pagod na rin ang iba sa atin eh. Tama. Magpahinga muna tayo. Bukas na lang natin pagpatuloy ang paghahanap sa mga aswang. Matapos nilang makapagpahinga, nagsimula na silang itayo ang kanilang tent na dala. Nagtulungan silang lahat para madali ang pag-aayos. Ang iba naman ay kumuha ng mga kahoy na tuyo para gawing panggatong at pagpapaningas ng apoy para magkaroon sila ng tanglaw. Nagsalo-salo silang lahat sa dala nilang pagkain. Dumilim na ang kalangitan at mukhang babagsak pang ulang malakas. Maya-maya pa ay umaambo na, kaya naman nagsipasok na silang lahat sa kanya-kanya nilang tent. Nakahiga na si Len at Kevin sa sarili nilang tent. Tahimik ang gabi at ingay lang ng mga hayop at patak ng ulan ang maririnig. Hanggang sa makarinig si Lena ng kaluskos na parang may umaangil na isang hayop. Babe, narinig mo ba ang ingay na yun? Malapit lang yun dito. Shhh! Huwag ka maingay. Maging alerto ka. Kanina pa ako hindi mapakali. Kanina ko pa rin naririnig ang ingay na yun. Ako rin. Parang pakiramdam ko. May mga matang nakatingin sa akin. Hindi kaya nasa paligid lang natin sila? Maaaring naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para sumugod. Ilang sandali pa ay nakarinig sila na mayroong sumisigaw. Kaya naman dali-dali silang lumabas ng tent na yon at lahat ng kasama nila ay nagsipaglabasan din. Sinundan nila ang boses na yon. Nanlumo sila sa nakita. Isang kasamahan nilang namatay. Wala na itong lamang loob. Ang sabi ng kasamahan nito sa tent ay lumabas ito para umihi. Pero natagalan sa pagbalik. Nang gabing yon, nakaramdam na sila ng takot. Maya-maya, isang malaking hayop ang tumalon sa ere. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa kagubatan. Umatake na sila! Maging alerto ang lahat! Nandito na ang mga aswang! Humanda kayo sa pagsalakay nila! Sir! Si Pardubo! Napatay na ng mga aswang! Nagkagulo na sila ng gabing yon. Nalagasan na naman sila ng isa. Nagkahiwalay sina Kevin at Lena dahil bigla na lang tumakbong dalaga sa kakahuyan para iwasan ng mga aswang na sumusugod sa kanila. Sa pagtakbo niya ay inatake siya ng isang aswang, kaya naman tumilapon siya sa lupa. Nabitawan niya ang baril na hawak. Pagkakataon na yun ang aswang para lapain si Lena. Mabilis na tumakbong malaking hayop sa pwesto ni Lena at tinalo ng distansya nila.
Agad namang hinablot ni Lena ang isang bato at inihampas sa ulo ng aswang. Sumirit ang dugo ng aswang, dahilan para matigilan ito. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Lena para pukpukin ng paulit-ulit ang ulo ng aswang na ito. Bumulagta na lamang ang aswang sa tabi niya. Kevin! Nasaan ka? Babe! Andito ako. Ayos ka lang ba? Yung iba nating kasama, ayos lang ba? Oo, ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Pambihira. Bigla ka nalang tumakbo. Mabutit nahabol kita. Nasaan na sila? Ang alam ko, kasunod ko lang sila. Nasaan na bang mga yun? Di bale, maglakad-lakad tayo. Nandyan lang yan sila. Ang kailangan nating gawin, umalis na dito. Sir, kumukunti na tayo. Umatras na tayo. Napatay na nilang iba nating kasama. Ano? Bakit hindi niyo pinaunahan ng bala? Ubos na po, sir. Mga siraulo, baka kung saan-saan niyo nang pinapuputok. Pumunta kayo rito. Hindi na tayo pwede maghiwa-hiwalay pa. Lima na lang silang natira. Ang iba nilang kasama ay patay na, katulad ng mga aswang na napatay din naman nila. Nagtataka lang sila dahil kahit marami silang napatay na aswang ay tila ba mas dumarami pa ito. Diyos ko! Lima na lang tayong natira! Samantalang ang mga halimaw na yun ay hindi maubos-ubos! Men! Fall back! Fall back! Hindi natin sila kaya! Mauubos tayo dito! Buisit naman oh! San tayo pupunta? Hindi ko pa alam. Maghanap tayo ng pwedeng mapagtaguan. Lakad takbo ang ginawa nilang lima para matakasan lamang ang mga aswang na humahabol sa kanila. Binabaril nilang mga sumusunod sa kanila. Sa hindi inaasahan, dahil madulas ang lupa, gawa ng ulan, nawala ng balanse si Kevin, kaya naman muntik na siyang mahulog sa bangin. Mabuti na lang at nakahawak siya sa isang ugat ng puno. Napahinto naman ang mga kasama niya at tinulungan si Kevin. Pero hirap na hirap silang abutin ang kamay nito. Maya-maya pa, isang paparating na aswang sa gawin nila. Pulang-pula ang mga mata nito. Mahaba ang kuko at matutulis ang ngipin. Habang naglalaway, nanginginig ang kamay ni Corpus habang iniilawan ng flashlight ang aswang na yun. Walang iya! Sa tanang buhay ko sa serbisyo, ngayon ako natakot ng ganito! Ano bang klaseng mga halimaw mga aswang na ito? Iwan nyo na ako! Tumakas na kayo! Sige na! Iligtas nyo na ang mga sarili nyo! Hindi! Hindi ka namin iiwan dito, babe! Sabay-sabay tayong aalis dito! Huwag nang matigas ang ulo, Lena! Pare-pareho tayong mamamatay dito kapag nagmatigas ka pa! Pangako, makakaligtas din ako! Sige na, alis na! Kevin naman! Huwag mo namang itaya ang buhay mo para sa amin! Sorry. Sige na, umalis na kayo, Corpus. Isama nyo na si Lena. Hanapin yung daan para makahingi kayo ng reinforcement. Mahal na mahal kita, babe. That's an order! Sige na! Tumakbo na sila kahit labag sa loob ni Lena na iwanan ng nobyo. Wala siyang magagawa dahil tama ang kanyang nobyo. Hindi mauubos ang mga aswang kung lahat sila ay mamamatay at hindi makahingi ng tulong. Sa hindi kalayuan, meron silang nakitang maliit na bahay. Nagkatinginan pa silang apat sa katinungong bahay na nakita. Maingat ang bawat hakbang nila habang papalapit. May bahay ako nakikita. Siguro safe tayo doon. Doon muna tayo. Magpaumaga tayo doon. Kasi ang mga aswang, hirap silang gumalaw kapag may araw. Halika, puntahan natin ang bahay na yun. May nakita akong kaunting sinag ng ilaw. Puntahan natin. Baka may mga tao pang naiwan dyan. Nang makarating na sila sa bahay, umakyat sila sa taas at binuksan nila ang pintuan. Tumambad sa kanila ang mga kagamitan doon. Naging malikot ang kanilang mga mata.
Sinuyod nila ng tingin ang buong bahay. Naghanap din sila ng pwedeng magagamit. Meron silang nakita na isang buntot pagi at mga bawang sa kaasin. Doon na lamang sila nagpalipas ng gabi. Anong mga ito? Para sa mga buntot pagi? Mga kagamitan ito na panlaban sa mga aswang. Ito ang kanilang kahinaan. Magagamit natin ito. Marunong ka bang gumamit yan, Kurpos? Oo naman. Mas mabisa ang mga itong panlaban sa kanila. Itong buntot pagi ay sobrang sakit nito kapag lumalapat sa kanilang katawan. Ito namang mga asin, pakiramdam nila ay nasusunog sila kapag natatamaan sila. Dalhin mo ang mga ito bukas. Kapag nawalan tayo ng bala, pwede natin magamit yan. Magpahinga na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Babalikan natin si Kevin. Kinabukasan, nakahanda na si Lena para balikan si Kevin. Inutusan niya naman ang dalawa niyang kabaro na lumabas ng gubat at humingi ng reinforcement sa kapulisan. Si Corpus ang kasama niyang bumalik para iligtas si Kevin. Mag-iingat kayo sa pagbaba ng bundok, ha? Hihintayin namin ang rescue na isasama niyo. Bogart! Dexter! Mag-iingat kayong dalawa! Nang makaalis na sina Bogart at Dexter, saka sila umalis para balikan si Kevin. Corpus, sa tingin mo, buhay pa kaya si Kevin? Masamang damo yun, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Walang masama na mangyayari sa kanya. Sana nga, Corpus, buhay pa siya. Sana matapos na itong misyon natin. Ipagpasadyos na lang natin ang lahat, ma'am. Tama ka. Ikaw ba, Corpus? Hindi ka ba natatakot mamatay? Hindi ako takot sa kamatayan ko. Kapag oras ko na, ay talagang oras ko na. Kung dito ako mamamatay, masaya ako dahil lumalaban ako habang nakikipaglaban sa mga aswang. Pero hanip din, sa aswang ako mamamatay? Tapos secret mission pa? Di naman yata ako makikilala na bayanin ito eh. Bilib ako sa iyo, Corpus. Ang tapang mo. Pero napatawa mo ako sa sinabi mo kahit papano. Binalikan nilang dalawa kung saan nila iniwan si Kevin. Pero wala na ito roon. Paano nangyari yun? Wala na si Kevin dito. Ibig sabihin, buhay siya. Wala ring mga bakas dito sa itaas. Baka sa ibaba siya dumaan. Nagsimula ulit silang maglakbay at narating nilang pusod ng gubat. Halos 2 oras silang naglakad at inabutan sila ng dilim sa daan. Nakaramdam si Lena ng isang mabilis na presensya. Kaya naman sinenya sa niya si Corpus na huminto sa paglalakad. Papalapit ng papalapit sa pwesto nila ang yabag na yon. Isang malaking aso ang tumalon sa harapan nila. Binaril ni Corpus ang asong yon. Gulat na gulat siya dahil iniwasan ng aso ang bala. Inasinta ni Lena ang aso. Natamaan ito sa may bandang kilikili. Nanghihina itong nakahandusay sa lupa. Hinagupit ito ni Corpus ng buntot pagi. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang malakas na boses ng aso. Nawala na ito ng buhay dahil binaril ni Corpus sa ulo. Magmadali tayo, Corpus. Baka paparating na ang iba nilang kasamahan. Dito tayo dumaan sa ibaba. Isa-isang nagsipaglabasa ng mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Mahigpit na napahawak si Lena at Corpus sa kanilang mga sandata. Inataki sila ng mga aswang. Napapahiyaw ang mga halimaw at ang nilalang sa tuwing tatamaan sila ng buntot pagi. Tumilapo naman sa ere si Corpus nang suntukin siya ng aswang. Bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Mag-isa na lamang na nakikipaglaban si Lena sa mga aswang. Ginamit ni Lena ang baril para patamaan sa ulong mga aswang. Sa ulo niya ito pinupunterya hanggang sa kinababawan siya ng isang aswang. Akma na sana siyang sasakmali ng mabilis niyang isubo sa aswang ang asin.
umalis ito sa ibabaw niya. Hindi maintindihan ng aswang ang gagawin dahil para itong sinusunog sa sakit. Pagkakataon na yun ni Lena para hatawin ang aswang. Pinagsasasaksak niya ito ng isang kahoy na matulis. Bumulagta ang aswang sa harapan niya. Kurpos, gising! Gumising ka! Mauna na kayo. Susunod ako. Medyo nahihilo pa ako eh. Hindi kita pwedeng pabayaan dito, Kurpos. Kaya tara na! Iligtas mo po ang sarili nyo. Para mahanap mo si Sir Kevin, kaya ko ang sarili ko. Sige na, alis na! Mabubuhay ako! Kahit ayaw ni Lena na iwan si Kurpos, ay sinunod niyang sinabi nito. Sa gitna ng labanan, meron talagang kailangang magsakripisyo. Hindi nakita ni Lena ang isang aswang na tumalon mula sa itaas ng puno. Napatumba siya nito at huli na ang lahat para maipagtanggol niyang sarili dahil isang malakas na pagpalo sa ulo ang ibinigay sa kanya ng aswang. Nawala ng malay si Lena at hinila naman siya ng aswang papunta sa kanilang pinuno. Nagising si Lena na nakatali ang mga kamay at paa. Isang bulto ng tao ang nakita niya na nakaupo sa upuan. Hindi niya makita ang mukha dahil nakasuot ito ng kulay itim na may hood. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Kumusta na, Lena? Matagal na panahon din tayong hindi nagkita. Sino ka ba talaga, ha? Bakit pamilyar sa akin ang boses mo? Ilang taon na ang lumipas, kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na ako kilala. Pero grabe ka. Ang sakit mo naman, kapatid ko. Ate Magda? Ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Lena sa nakita dahil tinanggal ni Magda ang hood sa ulo niya na tumatabon sa mukha. Isang malaking ngisi ang ibinigay niya kay Lena. Ikaw nga! Paano nangyari yun? Bakit naririto ka? Welcome sa pugad ng mga aswang, kapatid ko. Nagulat ka ba? Aswang ka? Kung ganun, paano nangyari to sa'yo? Simple lang. Nahanap ko ang ibang kamag-anak ng tatay ko. At dahil sa anak niya ako, nananalaytay sa dugo ko ang dugo niya. Tinuruan nila ako kung paano mambiktima ng mga tao. Alam mo, ang sarap maging aswang dahil nagagawa kong lahat ng gusto ko. Ang sarap pumatay ng tao. Ikaw ang pumatay sa tao sa singkapan? Ang sama mo! Isang halimaw! Halimaw ka! Baliw ka na! Matagal na, Lena. At may regalo ako sa iyo. Tsaka matutuwa ka. Saglit lang at kukunin ko. Naguguluhan si Lena sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Maya-maya pa ay nakarinig si Lena ng boses na maingay at pamilyar yon sa kanya. San mo ako dadalhin? Anong gagawin mo sa akin? Magda? May nahuli ang mga kampon ko. Tsaka magugustuhan mo siya. Kevin! Kevin! Salamat at buhay ka! Lena, anong ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Nahuli ako ng mga aswang. Pagising ko ay nandito na ako. Kasama ko si Kurpos. Pero iniwan ko siya. Humingi na ng tulong si Bogart at Dexter. Ang sweet niya namang dalawa. Di bale, pagbibigyan ko kayo mag-usap. Dahil ito na ang magiging huli niyong pag-uusap. Hayop ka, Magda! Pakawalan mo si Lena! Ako na lang ang patayin mo! Hindi pwede. Dahil papatayin ko siya. Pero uunahin na kita ngayon, Kevin. Nagbago ang anyo ni Magda. Humaba ang mga kuko niya at ang ngipin niyang matutulis. Pula na ang mga mata nito. Inatake niya si Kevin dahil sa nakagapo sa mga kamay ng lalaki ay hindi nito magawang manlaban. Sugat-sugat ang likod ni Kevin
dahil sa mga kalmot ni Magda. Tama na, ate! Huwag mong saktan si Kevin! Itigil mo na tong kaibangan mo! Tama na, pakiusap! Walang sino man ang makakapigil sa akin! Ang bango ng dugo mo, Kevin. Ang sarap inumin. Nakaka-addict. Isa kang halimaw! Nagkamali ako ng turing sa'yo. Akala ko mabait ka. Pero nasa loob din parang kulo mo. Papatayin kita, Magda, sa oras na makatakas ako! Kung makakatakas ka pa sa gagawin ko sa'yo, panoorin mo, Lena, kung papaano ko papatayin sa harap mo ang lalaking mahal mo. Walang tigil si Magda sa paghagupit kay Kevin gamit ang payat na sanga ng kahoy. Umaagos na ang dugo nito dahil sa mga sugat na natamo niya. Hinataw ulit ni Magda si Kevin. Sigaw ng sigaw si Lena, pero hindi nakikinig si Magda sa kanya. Habang hinahagupit ni Magda ang binata, ay gumagawa naman ng paraan si Kevin para makawala sa pagkakatali ang kanyang kamay. Maya-maya ay nakalas ni Kevin ang tali sa kanyang mga kamay. Nanlaban na si Kevin. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sinikmuraan niya si Magda. Malakas yun, kaya naman napadaing ito at napahiga sa lupa. Tumalikod si Kevin at dali-dali niyang kinalagan si Lena. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Magda na atakihin si Kevin habang nakatalikod. Sa likod mo, babe! Umiwas ka! Isa kang angal na lalaki! Ang dapat sa'yo, turuan ang leksyon na hindi mo makakalimutan! Bitiwan mo si Kevin, ate! Huwag mo siyang idami sa galit mo sa akin! Ako na lang ang saktan mo! Huwag siya! Nasisiya naman si Magda sa nakikita. Kaya naman ipinaon niya ang kuko niya sa hita ni Kevin. Napahiyaw naman sa sakit ang lalaki. Binunot ni Magda ang kuko niya at tumulo sa dulo ang mahabang kuko niyang dugo. Isinubo niya sa bibig niya ang kuko na may dugo. Tama na, ate! Baliw ka na! Isa kang baliw! Buisit ka! Pakawalan mo ako dito! Isusunod na kitang babae ka. Ihahatid kita ngayon kay ama. Magkikita na kayo doon. Hindi mangyayari ang sinasabi mo! Sa ating dalawa, ikaw ang dapat mamatay dahil halimaw ka! Ayaw mo ba nun? Magre-reunion na kayo kasama si nanay? Isusunod na kita sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Wala ka palang alam. O siya, sige. Dahil mamamatay ka na rin lang, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ako lang naman ang pumatay kay nanay. Hindi ba nakakatuwa yun? Ang ganda ng plano ko, hindi ba? Ikaw? Ikaw ang pumatay sa kanya? Wala kang konsensya, ate! Paano mo nagawa yun kay nanay, ha? Halimaw ka talaga! Halimaw ka! Dapat kang sunugin sa apoy! Simple lang. Dahil galit ako sa kanya. Palagi na lang ikaw ang nakikita niya. Palagi na lang, Lena! 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 Kailan naman magiging ako? Kahit sa lalaking mahal ko, ikaw naman ang pinili. Kaya pagsisisihan niyo sa kabilang buhay ang hindi pagpili sa akin! Sinakal ni Magda si Lena at iniangat niya ito sa ere. Nabitawan niya si Lena dahil hinampas siya ni Kevin ng isang kahoy sa likod. Hindi man lang nakaramdam si Magda ng sakit, nanlilisik ang kanyang mga mata nang tumingin kay Kevin. Nakatayo ka pa rin kahit tad-tad ka na ng sugat. Kulang pa siguro yan. Tama na, ate! Parang awo mo na! Tigilan mo na to! Titigil lang ako kapag napatay ko na kayong lahat. Tingnan mo, Lena, kung paano mamamatay ang mahal mo sa mga kamay ko!
Sinaksak ni Magda sa dibdib si Kevin gamit ang mahaba nitong kuko. Baon na baon ang kanyang kuko. Napasigaw sa sakit si Kevin. Hindi pa nakontento si Magda. Inihagis niya ito sa isang tabi. At tumama ang likod ni Kevin sa isang bato. Bumulwak ang dugo sa bibig niya. Galit na galit si Lena. Kaya naman pinilit niyang makawala sa tali. Natanggal naman niya yon gamit ang kanyang ngipin. Mabilis siyang tumakbo at inatake niya si Magda. Sinipa niya ito sa tuhod. Napaluhod naman si Magda sa lupa. Sinabunutan niya ang kanyang ati sa buhok at pinagsususuntok. Mamatay ka na! Buisit ka! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Iwan mo ko, Lena! Ilan ba ang kaya mong gawin sa akin? Ang hina mo! Nakawala si Magda sa mga kamay ni Lena. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Magda. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at kinalmot sa likod si Lena. Napaluhod naman ito dahil sa sakit. Malakas na tumawa si Magda habang palakad-lakad sa harap ni Lena. Muli ay sinugod na naman niya si Lena. Napapapikit na lang si Magda dahil napuwing siya ng lupa na ibinato sa kanya. Hirap itong mapamulat. Pagkakataon na yun ni Lena para atakihin ang ate niya. Dumating naman si Corpus at nakita niya ang dalawa na naglalaban. Ma'am Lena! Saluhin mo ang buntot pagi at hatawin mo siya! Ako nang bahala kay Sir Kevin! Salamat, Corpus! Mauna na kayong umalis! Tatapusin ko lang ang laban namin! Hindi kayo makakaalis ng buhay! Marami akong kampon! Samantalang kayo'y tatlo lang! Diyan ka nagkakamali! Naubos ko na ang mga kasamahan mo! May uta ka ba? Kung may mga kasama ka pa, bakit nakapasok ako dito ng buhay? At oo nga pala, yung iba mong kampon, tumakas na! Iniwan ka na! Hindi! Hindi ako papayag! Sabay-sabay kayong mamamatay dito! Sisiguraduhin kong ikaw ang mamamatay dito! Hindi kami! Bago pa makapanlaban si Magda, ay tumama ang buntot pagi sa kanyang katawan. Namimilipit ito sa sakit na parang pupuslit na ang kanyang ihi sa hapdi ng sugat. Hinataw siya ng hinataw ni Lena. Hindi malaman ni Magda kung ano ang gagawin niya. Ito ang nararapat sa'yo! Sisiguraduhin kung hindi ka na makakalaban! Tama na, Lena! Tama na! Nasasaktan ako! Tama na? Bakit? Naawa ka ba kanina sa akin? At kay Kevin, ha? Saka, sa iba pa naming kasamahan? Naawa ka ba sa lahat ng pinatay mo? Lalo na kay inay! Pakiusap! Tama na, Lena! Masakit na! Ang mga katulad mo'y hindi dapat kinakaawaan! Buhay ka pa dito sa lupa, pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno! Nangihina na si Magda bago tinigilan ni Lena. Wala na siyang natitirang awa. Galit ang nararamdaman niya para kay Magda. Wala kang karapatan na mabuhay dahil sa dami ng kasalanan mo! Hahayaan ko ang batas ang magparusa sa'yo! Isa kang mahina! Hindi mo kayang patayin! Ang hina mo, Lena! Dahil hindi mo ako katulad! Kayang-kayang kitang patayin dito! Yun nga lang, ayokong dungisan ang kamay ko dahil sa'yo. Masaya na akong makita kang nakabilanggo habang buhay at naghihirap sa loob ng rehas! Sa huling pagkakataon, ginamit ni Magdang natitira niyang lakas para saktan si Lena. Sinakal niya si Lena. Kitang-kita sa mga mata ni Magda ang pagnanasa na mapatay ang kapatid. Naalala ni Lena ang asin sa bulsa niya at nang makuha niya ang asin, isinabon niya ito sa mukha ni Magda. Nabitawan naman siya ni Magda. Sumisigaw ito habang nakahawak sa kanyang mukha. Ang init! Ang sakit ng mukha ko! Anong kinuha mo? Itigilin natin to, ate! Wala patutuluhan to! Sumuko ka na, parang awa mo na! At mabagong buhay ka na! Hindi ako susuko! Hanggat hindi kita napapatay, Lena! Huwag mo akong sunurin, ate!
Kinakain ka lang ng galit mo! Kaya ka nagkakaganyan! Mamamatay ka, Lena! Papatayin kita! Kahit ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko! Tinakbo ni Magda ang natitirang pagitan nila ni Lena. Nanlaki ang mga mata ni Magda dahil sa nangyari. Napaatras siya nang makitang isang kahoy sa dibdib niya ay nakatarak na. Unti-unting umagos ang dugo sa sugat at sa bibig. Tapos na ang kasamaan mo, ate! Yan ang pinili mong tadhana! Patas na tayo! Hindi. Magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Ako, akong mananalo. Tumigil ka na sa kaibangan mo. Wala ka ng ibang inisip, kundi ang kasamaan. Dapat ang ginagawa mo ngayon sa huli mong sandali at hininga ay humingi ka sa Diyos ng tawad. Nakaramdam ng lungkot at awa si Lena sa sinapit ng ate niya. Dilat na dilat ang mga mata nito habang nakahandusay sa lupa. Wala na itong buhay. Paika-ikang lumabas ng silid na yon si Lena. Nang makalabas na siya, ay nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang muka. Bago pa lang napagtanto ni Lena na ang silid na yon ay gawa sa lupa. May daan ito papasok sa ilalim na parang isang kuweba. Dito pa lang pugad ng mga aswang. Nagsimula na siyang maglakad papalayo roon. Hanggang sa makaramdam si Lena na umiikot ang paningin niya. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina at ama at masaya ang mga ito. Nakangiti sila sa kanya. Inay! Itay! Ma'am Lena, okay ka lang ba? Medic! Medic! Bilisan niyo! Dito! Bago pa mawala ng malay si Lena at bumagsak sa lupa, nakita siya ni Corpus at mabilis na inalalayan. Dumating na ang mga kasamahang pulis at naggalat na sila sa paligid. Nilibot pa nila ang lugar para alamin kung may natitira pang mga aswang. Itinungpok ng mga pulis ang bangkay ng mga aswang at sinunog ito sa apoy. Kinabukasan, nagising si Lena sa ospital. May benda ang mga sugat niya at pumasok si Corpus sa loob. Good morning, ma'am. Masaya ako na makita kayong gising na. Kumusta po ang mga sugat mo? Ito, ayos naman ang mga sugat ko. Medyo kumikirot lang. Si Kevin, hindi ko siya nakita. Nasa kanyang kwarto, ma'am. Hindi pa siya gising simula kahapon. Pero okay naman po ang mga vital sign niya, sabi ng doktor. Pwede ba akong pumunta sa kanya? Gusto ko siyang makita, Corpus. Kaya niyo po bang maglakad? Baka po kung mapano kayo. Corpus, hindi ako baldado. May mga sugat lang. Inalalayan siya ni Corpus papunta sa kwarto ni Kevin. Pagbukas pa lang ng pintuan, ay tumambad na kay Lena ang itsura ng nobyo niya. Tumutulo ang kanyang luha habang papunta kay Kevin. Mahimbing itong natutulog. May mga sugat ito sa katawan. Kitang-kita rin ang mga pasa nito. Umupo siya sa upuan at hinawakan ang kamay ng nobyo. Hi, gumising ka na, babe. Tapos na ang mission natin. Sa wakas ay natapos din ang paghihirap natin sa bundok na yon. Kaya gumising ka na dyan. Ihintayin ko na magising ka na. Huwag mo akong iwan, ha? Alam niyo, ma'am, bilib talaga ako kay Sir Kevin. Ang tapang niya at matatag ang loob. Kahit hinanghina na siya, lumalaban pa rin siya para sa'yo. Swerte po kayo sa isa't isa. At condolences din po para sa ate mo. Ganun siguro ang pagmamahal, Corpus. Kahit gusto mo nang sumuko, pilit ka pa rin lumalaban. Dahil sa mga mahal mo sa buhay, sayang ang ate ko. Hindi ko lubos maisip na magkakaganon siya at ganun ang pagkatao niya. Minsan po kasi, ma'am, nakaguhit na sa palad natin ang tadhana ng mga buhay. Bumalik na po kayo sa kwarto niyo, baka hanapin po kayo ng doktor. Mabuti pa nga, Corpus. Nabalitaan nila
na pinabomba ang lugar ng singkapan para masiguradong mauubos ang mga aswang, pero may iilang mga nakatakas. Sa sumunod na araw ay nagkamalay na si Kevin. Sinuri siya ng doktor kung maayos na ang lagay niya. Nang maging maayos na ang binata, ay pinayagan na siyang lumabas ng ospital at sa bahay na lang siya magpapatuloy sa pagpapagaling. Kumusta mga sugat mo? Ito, maayos naman. Unti-unti nang gumagaling. Ikaw, kumusta ka? Magaling na ako. Ito, balik trabaho ulit ako. Hindi ko tinanggap ang binigay sa akin na leave dahil naboboring na ako sa bahay. Tanggapin mo na. Kasi aalagaan mo pa ako sa bahay. Mag-leave muna tayo sa trabaho natin. Gusto rin kitang makasama na matagal. Namiss kaya kita? Namiss mo ba ako? Ha? Hindi oh. Sinungaling. Sabi naman ni Corpus, palagi kang nasa kwarto ko. Tapos binabantayan mo daw ako. Tapos ninanakawan mo daw ako ng halik. Umanda siya sa akin mamaya. Oh, pabayaan mo na yung tao. Ikaw, ako na lang asikasuin mo. Manigas ka dyan! Kinaumagahan, mag-isang tumambay si Lena sa biranda na inuupahang bahay ni Kevin habang nakatanaw sa malayo. Malamig pa ba dito sa labas, babe? Bakit dito ka tumatambay? Bakit hindi mo ako ginising? Gusto ko lang makita ang mukhang liwayway. Tsaka tulog ka pa kanina kaya di na kita ginising. Tulog mantika ka eh. Bumabawi lang ako ng pagtulog. Kasi kapag balik trabaho na naman tayo eh, maaga na naman ang gising ko. Niyakap ni Kevin si Lena habang nakatalikod. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ng nobya. Hanggang ngayon, babe, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kay Ate Magda. Bumabalik sa isip ko ang nagawa ko eh. Alam mo, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit siya nagkaganon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, babe. Siguro, yun talaga ang nakatadhana sa ate mo. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Proud nga ako sa'yo. Siguro nga tayong mga taong gumagawa ng tadhana. Pero nakukonsyensya pa rin ako eh. Bakit naman naging proud ka sa akin, Aber? Kasi ikaw yung tao na kahit nagawa na ng masakit, ay handa ka pa rin magpatawad. Nagpapatawad nga ang Diyos. Ako pa kaya? Pero alam mo ba, inihiling ko sa Diyos na sana mapatawad din ako ng ate ko. Kahit nasa kabilang buhay na siya, may pagkakamali rin ako nagawa eh. Mapapatawad ka nun. Sinayang niya lang ang buhay niya dahil sa pag-iiganti sa'yo. Mabuti nga't natapos din ang kasamaan nila. Para wala nang mga inosenteng taong mabiktima nila. Pumasok na tayo sa loob. Lilinisin ko pa ang sugat mo. Pakasal na tayo. Hinahanapan ako ng magulang ko ng apoy. Mag-propose ka muna, huy. Halika na nga sa loob. Ilang buwan pa ang nakalipas. Naganap na nga ang kasal nilang dalawa sa simbahan. Marami ang dumalo sa kasal dahil naroon ang kanilang mga katrabaho at kaibigan. Matapos ang ilang linggo, hindi ako makapaniwala. Asawa na kita ngayon. Masaya ako at ikaw ang naging asawa ko at magiging ina ng mga anak ko. Ako rin, walang pagsidla ng saya ko ngayon. Kung nabubuhay lang sana si nanay, tsaka kung masaya rin siya para sa akin. Lumipas pa ang mga buwan at nagdalang tao si Lena sa kanilang unang anak ni Kevin. Masayang masaya sila. Nagpapasalamat si Kevin at Lena sa Diyos. Huwag kang masyadong malikot. Masaya lang ang pagbubuntis mo. Oo na po. Kailangan ko din maglakad-lakad minsan para hindi ako mahirapan, mga anak. Nag-iingat naman po ako. Halinga kayo dito. Miss ko ng baby na yan. Payakap naman.
Hi, baby. Behave ka lang dyan, ha? Behave ka lang sa tiyan ni Mama. Ayan! Sumipa siya. Ang sakit! Huwag mo na kausapin. Masakit yung sumipa, eh. Narinig mo bang sinabi ni Mama? Huwag daw kitang kausapin. Hinaan mo lang ang pagsipa kay Mama, ha? Dumating ang kabuwanan ni Lena. Iniluwal niya ang isang batang lalaki na malusog. Sobrang saya at pasalamat nilang mag-asawa dahil nairaos din ang panganganak. Salamat sa Diyos at hindi ka nahirapan. Salamat, babe. Mamahalin ko kayong dalawa ng anak natin. Wala yun, babe. Tsaka salamat din sa lahat, ha? Teka, bakit umiiyak si baby? Baka gutom na. Painumin mo muna ng gatas. Sige, akin na. Grabe siya, babe, oh. Gutom na gutom siya. Nakakatuwa naman. Mukhang matakaw ang anak mo, ah. Manang-mana sa'yo. Eh, ako ba ang malakas kumain? Alangan namang ako. Sige na nga. Di na ako papalag. Palagi ka naman tama, eh. Talaga! Pinalaki nilang maayos at may takot sa Diyos ang anak nila. Namuhay silang masaya at tahimik. Ang masalimuot nilang alaala ay napalitan ng masayang memorya dahil sa kanilang anak. Handa sila sa anumang pagsubok sa buhay nila na darating dahil kasama nila ang Diyos sa bawat hamon ng kanilang buhay. Tapat din silang nagbigay ng serbisyo sa bayan bilang mga pulis.